Naghahanda ka rin ba ng isusuot mong damit tuwing umaga? Kung ano ang bagay sa'yo, kung ano ang komportable, o kailangan mo para sa trabaho. Damit ang isa sa basic needs nating mga tao. Pero naisip mo na ba ang proseso para mabuo ang t-shirt o pantalon na isinusuot mo? Mula sa bulak at sinulid, silipin ang pinagdadaanan bago natin maisuot ang paborito nating damit. Ito buong kwarto na ito, ang laman nito, Lynn, approximately 2 tons yung bigat nila galing sa 2 ektaryang taniman ng cotton. At alamin ang epekto nito sa kalikasan. Para makapag-produce ka ng 1 kilong tela na gawa sa cotton, you need to use at least 10,000 liters of water. Kanina, malakas ang ulan sa labas. Halos bumabagyo, pero hindi mo pa rin mapipigilan yung dami ng tao na pumapasok at pumunta dito sa loob ng mall. Isa sa mga pinupuntahan ng mga tao dito is yung sale ng damit. Dating 1,199.75, ngayon 500 pesos na lang. Sa mga ganitong panahon, sinasamantala ng mga tao kasi bagsak yung presyo ng mga usually mahal na damit. For 150 pesos, mura na yan. Kahit saan tumingin, puro damit ang makikita. Madali na rin palitan dahil madali na rin bumili. Ayon sa isang survey, 3 sa bawat 10 Pilipino ang nagtatapon ng damit pagkatapos itong maisuot ng 1 beses. Pero alam nyo ba kung saan ang gagaling ang damit na sinusuot ninyo? At kung gaano karaming enerhiya, tubig at kemikal ang pinagdaraanan nito bago natin maisuot? Ang pinakakilalang natural fiber na ginagamit sa paggawa ng mga damit ang cotton o bulak. At sa Ilocos Norte, nagmumula ang halos lahat ng lokal na bulak sa bansa. Tinayin natin yung isang lugar dito sa Ilocos kung saan pinagpapatuloy nila yung tradisyon ng pagtatanim ng cotton. Isang beses sa 1 taon lang kung magtanim at mag-ani ng bulak ang mga magsasaka sa Pilipinas. Dinadala nila ang naiipong bulak sa Philippine Fiber Industry Development Authority. So ito yung cotton seeds, no? Ibig sabihin, meron pa siyang, ito yung cotton, kasama yung buto, no? Ito yung inialagay nila dito sa ginning machine para mahiwala yung buto doon sa cotton mismo. Kailangan magsuot ng ganitong mask dahil sa proseso ng ginning, ang daming fibers na lumilipad na pwede mong malanghap. 20,000 litro ng tubig ang gagamitin para makagawa ng 1 kilong bulak. Yung kanina na medyo matigas pa, ang tigas oh, iba yung quality, iba yung texture. Pag dumaan dito sa ginning machine, nagiging napakalambot na at nawawala na yung mga buto-butong mararamdaman. Wala na sila dito halos. Yung mga buto na nakikita natin dito, nahiwalay na, no? I-classify pa nila ito whether it's going to be for industrial use o yung good quality cotton, no? Ito rin ang butong ibinabalik sa lupa tuwing buwan ng pagtatanim. So yung pag nahiwalay mo na yung cotton, tsaka yung buto, ang tawag niya dyan, lint. So ito buong kwarto na ito, approximately 2 tons yung bigat nila galing sa 2 ektaryang taniman ng cotton. Dati, isa tayo sa napakalaking producer ng cotton. We contribute to the cotton industry sa buong mundo. Pero ngayon, sobrang kaunti na lang at almost negligible na yung amount ng cotton na piniproduce natin. Mostly for local consumption na lang. Ang cotton din kasi may pagka-temperamental eh. Kailangan mo ng maraming tubig sa ilalim, ayaw niya ng tubig sa ibabaw. Right? So nagkaroon ng mga ibang crops na mas mabilis siguro nilang nako-convert into cash, lumipat sila sa ibang pananim. Pero kakaunti na raw ang tanim ng bulak sa Pilipinas. Ang 35,000 ektaryang taniman ng bulak noong 1990 sa bansa, aabot na lang ng 30 hektarya ngayon.
ang natitirang taniman ng bulak sa Pilipinas, pinipinsala pa ng mga peste. Isa sa mga primary reasons kung bakit daw bumaba yung production natin ng cotton dito sa Pilipinas is yung mga parasites na nanggaling pa sa ibang bansa na napunta dito sa atin sa Pilipinas. Dahan-dahang iniikutan at pinipili ng cotton bollworm ang ball o seed capsule na kanyang kakainin. Sadyan yung bollworms, no, na kumakain sa mga batang cotton bago pa malang ito bumukadkad. Sa loob ng ilang minuto, makikitang butas at hindi na maaaring sumibol pa ang bulak. Aside from that, meron pa mga cotton stainers, eventually causing stains dun sa cotton, decreasing the quality of the cotton that we produce. Wala tayong means para makontrol yung population nitong bollworm na ito para makalaban natin? Actually, mayroon tayong tinatawag na IPM or Integrated Pest Management. Okay. Ito ay ginagamitan natin ng judicious use of chemicals, okay, pesticides. Okay. Mayroon tayong cultural control. Yung ginagamitan natin ng iba't ibang tanim na host ng bollworm para doon sila lilipat. Lumipat. Okay, okay, okay. At saka mga biological control. But despite all these efforts, patuloy pa rin yung... Yes, patuloy pa rin. Okay. Dahil sa kakulangan sa infrastructure, yung ilang sa mga hinarvest na nila ng mga cotton, after nilang ihiwala yung buto doon sa mismong sa bulak, no, dinadala pa pala nila ito sa Maynila para doon gawing sinulid. Ito yung cotton na tumutubo sa Pilipinas. Dinadala rito sa atin para ma-convert natin siya sa yarn. Bago maging kalidad na sinulid ang bulak, dadaan muna ito sa maraming proseso. Dito sa makina yan, bukod sa paglilinis, bubuksan din niya yan kasi medyo dikit-dikit siya. Ito yung lap na ginagawa natin, pure cotton pa rin siya. Ito yung itsura ng lap. Ang timbang kasi ng isang lap, tumitimbang kami ng mga 20 kilos. Ang malalaking rolyo ng bulak, daraan sa carding machine para maging sinulid. Kasi itong carding, kaya tinatawag nating heart of spinning kasi na-achieve mo na yung 50% quality na gusto mong ma-attain dun sa yarn. Yung pagpaparallel ng fiber, nandyan na lahat yun. Ang kahalagahan kasi ng parallelism, magiging even yung yarn na ipoproduce natin. Kasi pag hindi siya parallel, yan yung magkakreate ng uneven yarn. Yun yung mga tinatawag nating thick and thin, yung himulmol, dyan ang gagaling yun. Dito sa PTRI, no, itong makinang to, kaya mag-produce ito ng 150 kilos hanggang 180 kilos per day. Yung spindle, yan yon, yung gumagawa ng ating mga sinulid. Yan yung spinning capacity niya. Ang Pilipinas, 200,000 spindles. Merong isang bansa sa East Asia, 7 million spindles. Ang gusto nating gawin, makapagtayo tayo ng gagawa ng sinulid, mas maliit siya, micro, para makagawa ang mga komunidad ng sarili nilang sinulid. Mataas yung demand ng cotton at hindi kaya ng production natin dito sa Pilipinas. Wala tayong choice kundi mag-angkat ng cotton mula doon sa ibang bansa. Mostly, yung mga dinadala dito sa Pilipinas, actually mixed with polyester, other synthetic materials already, para makablend in tayo sa makapag-compete doon sa presyo dito sa atin sa Pilipinas. Isa ang polyester sa mga sikat na material na ginagamit sa paggawa ng mga damit ngayon. Dahil mas mura, matibay, at tumatagal ang kulay ng damit na gawa dito. Ang isang damit na gawa sa polyester, sumasama sa tubig ang 1,900 microplastic fibers sa tuwing nilalabhan. Ito ang isa sa pinagmumula ng microplastic pollution sa ating karagatan. It's really a challenge para pag-isipan yung environmental impact dahil lagi namang may impact. Pero I would still focus on the kind of waste na inilalabas. Kasi we need these products. Ang plastics ay may quality na the more that you use it, may breakdown at nagli-leak yung mga chemicals na meron dito. So dyan papasok ang kalahagahan ng meron tayong cotton, naturally magbabiodegrade. If we're looking at the environment, yung ecology, dun ka sa natural. Kasi nga dun sa mga problema natin sa plastics, hindi na kaya ng mundo natin na ma-absorb.